papasok na po tayo sa atin pong preaching proper. Pero bago po yun, meron na po tayong 368 shares. Salamat sa mga kapatid na hindi po tayo binibitawan sa ere. Habang ako'y nagpipreach, marami naman ang nakikinig ngayon na sinishare ang preaching na ito. So talagang it takes two to tango, di po ba? I preach and you share. Andyan din naman si Holy Spirit para bigyan tayo ng enlightenment. Maging yung mga sineshera natin, kikilos ang Holy Spirit. Paano kaya kung walang magpipreach? Ano po? Paano kaya kung may nagpipreach nga, wala namang makikinig at walang magsishare? Siguro ang Holy Spirit ay hindi lang siguro natitiyak ko ng Holy Spirit ay magigrieve sa ating mga buhay. Hindi siya magiging masaya para sa atin. At alam niyo na po ang mangyayari kapag ang Diyos ay masaya sa atin. Ang pagpapala ay darating sa buhay natin. At sabi nga sa Bible, we will eat the best food in the land. So mga kapatid, bago po ako mag-preach, nais ko lang magpasalamat pala kay Lord dahil meron po tayong bagong material blessing. Ito po ay isang camcorder. Ito po ang gagamitin po ni Pastor Jim sa kanyang online preaching every Sunday sa church. Ito po ay bunga pa rin ng ating panawagan doon po sa, remember, humingi po tayo ng tulong sa mga listeners natin nationwide, global. Natulungan po tayo na makabili ng isang CPU at by God's grace natapos natin yun after a week. Pero may mga nagpadala pa rin po. Kaya po marami pa po tayong nabili na associated sa CPU kagaya ng AVR, monitor na 75 Hz. Nakabili po tayo ng maganda pong anong tawag dito? Keyboard, mouse. Okay po. At mas mataas pong specs ang nilagay po natin sa ating CPU. Dahil nga maganda po yung outcome ng ating offering para po sa ating gawain online. At ito pong nakikita nyo sa monitor ay bunga pa rin ng isang grupo ng mga tao na nagpatak-patak para mabili po ito. Ito po ay galing sa kanilang puso, nag-donate po sila, isang ministry sa church ang nag-donate nito para mabili po ito. So salamat kay Lord, talagang napakabuti ni Lord. Ina-aspire lang natin to lately, eto na po lahat. And by God's grace ay magagamit na po natin to sa mga darating na Sundays, especially this coming Sunday. So dumako po tayo sa atin pong pag-aaral, pero bago 'yon, bago ko malimutan po, ay nais ko pong i-remind na last Friday ang topic po natin ay pinamagatan natin na hot pursuits, timely and multiple interventions. So ipinakita ko po sa inyo last week na si David po, bagamat lagi po siyang hinahabol, eh makikita po natin na nagkaroon po ng multiple and timely intervention sa buhay po nila. Kaya sa buhay niya, kaya po ang challenge po natin kung in case may mga humahabol sa atin, kapag kasama mo si Jesus Christ, kapag ikaw ay very close kay Lord at si Lord ay nabibless sa iyo, natutuwa sa iyo, maniwala ka, siya po ay gagawa ng mga intervention sa buhay mo. Hindi lang basta intervention, mga talagang timely. Hindi ka pwedeng pabayaan eh. Ganun po ang Diyos kapag nag-commit po siya sa kanyang anak. Hindi po niya yan pababayaan. So ngayong gabi, tayo po ay magpapatuloy sa atin pong aralin at ang atin pong pag-aaral ay lumago na naman. I mean, nagkaroon na naman ng progress. Chapter 24 na po tayo, pero mukhang hahatiin ko ang chapter 24 into 2 or 3. Bukas ko pa yan malalaman, pero ngayon, dahil Monday pa lang naman, minabuti ko na pumutol ng ilang talata para may maipakain po tayo sa mga tagapakinig natin tonight sa Bible study na ito.
Basahin ko po ang talata, chapter 24 verses 1 to 7, since 7 verses lang naman ito, samahan niyo po ako. Ang sabi po dito, after Saul returned from pursuing the Philistines, bumalik na po si Saulo, ano po? He was told David is in the desert of En Gedi. So may nag-report, may nag-bluetooth nang pabalik na si Saulo mula sa paghabol niya sa mga Filisteo. At may nag-bluetooth kung nasaan si David. So ang sabi ng malaman ni David, nung malaman ito ni Saul kung nasaan si David, at talagang tiniyak niya kung nasaan si David, ang sabi ng verse 2, so Saul took 3,000 able young men, mga malalakas, mga bata, ng mga sundalo from all Israel and set out to look for David and his men near the crags of the wild goats. So parang ano na, natiyak na niya kung nasaan si David. Parang meron siyang mga surveillance, meron na siyang, kumbaga sa panahon natin, GPS. So sa verse 3, he came to the sheep pens along the way. Meron siyang nakita doon na sheep pen, yung bang parang kural ng mga tupa, and a cave was there. Okay, may kuweba ha, and Saul went in to relieve himself. So ibig sabihin, siya po ay dumumi, napadumi. Nagkaroon siya ng desire na mag-relieve. At ang sabi dito, David and his men were far back in the cave. So nandyan lang si David sa likod ng cave na yan. Hindi yan malayo. So alam ni David what's going on. And the men said to David, this is the day the Lord spoke of when he said to you, I will give your enemy into your hands, David, for you to deal with as you wish. So may mga pasaway, may mga kasama si David na nagsasabi, na nag-claim pa, at parang meron pa silang Bible verse, may isang prophecy na ni-remind kay David, this is the day the Lord spoke of when he said to you, I will give your enemy into your hands for you to deal with as you wish. Then David crept up unnoticed and cut off a corner of Saul's robe. So mga kapatid, in short, si David, hindi po yung mga tauhan niya. Si David mismo, gumapang siya patungo kay Saulo na hindi siya napapansin, nararamdaman, hindi siya nakita, at nakapagputol pa siya ng corner ng balabal ni Saul. Grabe pong galing ni David, ano po? Pero matindi rin po siya dahil nasa kuweba, tapos si Saulo po ay dumumi, siguro napakabaho doon. Siyempre, kuweba yun. Pero kay David po, kinaya niya yun. Okay po. At nakapagputol pa siya nang hindi nararamdaman ni Saulo ang nanapunit na ni David ang kanyang balabal. Afterward, David was conscience-stricken for having cut off a corner of his robe. May nangyari kay David. He said to his men, nakabalik na siya, the Lord forbid that I should do such a thing to my master, the Lord's anointed, or lay my hand on him, for he is the anointed of the Lord. Dito po ay paulit-ulit na binanggit ni David that Saul was the anointed of the Lord. With these words, David sharply rebuked his men and did not allow them to attack Saul. And Saul left the cave and went his way. So yan po mga kapatid. So guys, napakahalaga po ng pag-aaralan natin ngayong gabi. Mga kapatid, alam ko meron po tayong iba-ibang mga pananaw pagdating sa leadership.
natutunan kay tatay, natutunan kay kuya, natutunan kay Presidente Marcos. Kung kani-kanino, may nabasang libro, may napanood na movies, ganyan po. Kaya po alam ko na itong pag-aaral natin ito ay maraming dadaanan sa inyong utak, sa inyong puso, sa inyong isip. At natatakot po ako na itong pag-aaral natin ito ay hindi na makapasok sa loob dahil ayaw na nating pakinggan ang turo ng Lord. Dahil panatag na tayo sa ating mga leadership learnings na nanggaling sa sanlibutan. Sana mabigyan nyo ng pagkakataon ng salita ng Diyos na tumimo sa ating puso ngayong gabi. Okay po, ano ang scenario? The hot pursuit was ongoing in this passage. Patuloy ang habulan dito sa senaryong ito. The paranoid king was worsening all the more. Lalong lumala ang paranoid na hari. Saul rallied his 3,000 abled army to pursue David and his weak associates. So hinabol ni Saulo si David. Si David at ang kanyang mahinang grupo. Dahil alam nyo naman, yun po yung mga distressed, sila po yung mga in debt, sila po yung mga discontented. But God is the God of opportunity. Saul relieved himself in a cave and David was able to get him easily without notice. Nalapitan siya ni David. Magaling talaga si David. Nalapitan siya na hindi siya napansin. David was able to cut off the corner of Saul's robe. But after he cut off Saul's robe, something happened to David. He was conscience-stricken. And in this particular scenario, God's mindset and disposition was revealed. So ngayong gabi mga kapatid, alam kong marami na kayong alam sa leadership. Pero ako po ay magsisikap na maipaintindi sa atin yung leadership disposition ng Panginoon, yung kanyang mindset. At ako'y parang magsusugal na ituturo ko to. Dahil alam kong may Holy Spirit tayo na magbibigay sa atin ng enlightenment para mapalitan yung mga bulok na kaalaman natin na nanggaling sa sanlibutan. Di po ba? Alam nyo, kung ito lang masasabi ko, kung talagang effective ang mga definition ng leadership ng sanglibutan, eh dapat yung sanlibutan, maganda ang sistema. Pero bakit magulo? Bakit patayan? Bakit puno ng kaguluhan? Meron pa ring gera, meron pa ring kagutuman. Ibig sabihin, itong leadership mindset ng sanlibutan ay hindi po talaga effective. Kaya ngayong gabi, sana po ay maintindihan po natin ito. Tonight's topic is about leadership. Mahalaga po ito. There are many ideas on leadership, mga kapatid. Yung ibang meaning ng leadership, grabe, very, very strange. In fact, some are really demonic. Siguro mga kapatid, babanggit po ako ng ilang lalaki dito na talagang merong leadership, pero grabe, aayawan mo sila. Idi Amin, siya po ay isang cannibal. Adolf Hitler, di ba, pumatay po siya ng milyon-milyong Hudyo. Saddam Hussein, Joseph Stalin. So ito po'y ilan lang sa mga leaders na mayroon pong leadership mindset na talagang very, very ungodly. So ngayong gabi, mga kapatid, bigyan natin ng panahon ang ating sarili na minsan pa ay ma-expose tayo sa kaalaman ng Diyos, maintindihan natin ang kanyang disposition, ang kanyang mindset on leadership. Alam nyo, mga kapatid, sa totoo lang, God is always right. God is always pure at walang kahit nakatiting na mistake kay Lord. God is so wise to be mistaken. Itong ituturo ko ay medyo hard-boiled na katotohanan. Pero mga kapatid, pakinggan pa rin natin anyway. Ang tema ko po, pinamagatan ko na God's disposition on leadership, His leader, our leader, take it or leave it. So parang si Lord ngayong gabi mag-offer ng kanyang disposition
na yung leader na yan ay leader natin. Okay po. So sabi ko dyan, take it or leave it. Kung gusto mong tanggapin yung proposal ni God, yung kanyang disposition, yung kanyang mindset, so be it. If you don't like it, if you don't like to take it, leave it. And then, bahala ka sa iyong sistema sa buhay. Pero, talo ka dyan. Dahil ang tagumpay ay laging na kay Lord. So my question is, what dispositions on leadership are revealed on this passage? So isa-isahin natin. Okay po, balatan po natin ito. I mean, pag-aralan po natin at ilagay po natin sa ating puso. Unang-una kong nakita dito, mga kapatid, na it may ipinapakita ang Diyos sa atin. Look at this. David can kill Saul, but he did not do it. Okay po? So, yan po ang unang-unang katotohanan sa talatang 4. Meron pong kakayanan si David na patayin si Saul, dahil si Saul ay ilang beses na siyang tinangkang mapatay. Sinibat po siya ng maraming beses. Talagang harapan, sinisibat, talagang hindi po siya para turuan ng leksyon o kaya ay magalusan o kaya ay masaktan ng konti, kundi talagang itong paranoid na hari na to ay walang ibang objective kundi si David ay mapatay niya. At nung oras na yon, God made an opportunity. Pero mga kapatid, out of this scenario ay may ipinapakita ang Holy Spirit sa atin na disposition. Na sana po ay makain natin tonight. Hindi mahalaga ngayon kung ano yung alam mo, kung ano yung natutunan mo, kundi sana ang mahalaga sa iyo ngayon, yung matututunan mo ngayon sa Biblia, sa salita ng Diyos. Dito, mga kapatid, David can kill Saul. Meron talaga siyang rason, meron talaga siyang opportunity. Nandun sa kanya lahat, may rason. Pinapatay siya . Talagang hinahabol siya . At meron talaga siyang opportunity. Kasi the fact na naputol niya yung corner ng kanyang balabal, kayang-kaya niya. Anong dala niya? Hindi naman siguro, ang dala niya siguro, hindi lang basta kutsilyo o hindi siguro gunting na pamputol ng damit o pamputol, panggupit ng papel. Kundi alam natin na ito po, you know, David was a warrior. So talagang siguro, ano yan, ang hawak niya ay isang talagang double blade marahil na talagang made of steel na talagang kayang-kaya niyang pumatay. But guys, look at this. So tinuturuan ulit tayo ni Holy Spirit ngayon ng panibagong disposition. Kung kaya mong pumatay, huwag kang papatay. God is in charge sa mga leaders natin. Pangalawa, nakita ko dito, cutting off a little corner of his robe and made him conscience-stricken. So makikita po natin na may matapos na maputol ni David ang corner ng kanyang balabal, ay bigla siyang tinamaan ng malakas na konsensya. Sabi diyan, conscience-stricken. Kapag sinabi natin conscience, grabe po yan. Di ba may mga taong kapag inatake ng konsensya, susuko. Nakagawa ng krimen, pero kapag tinira ng konsensya, grabe po yan. Talagang siya po ay lalabas into the open para masabi niya ang kanyang crime. Dito makikita natin, siya po ay tinamaan. Kapag sinabi natin conscience, pwede rin natin i-associate ito sa salitang conviction. Nagkaroon siya ng conviction. Tinamaan siya ng malalim na conviction, mga kapatid. Ano ang ginawa niya? Anong ginawa niya? And yet tinamaan na siya ng malalim na conviction. Hindi naman niya sinuntok, hindi niya sinapak, hindi niya pinatid,
hindi niya binuntal, hindi niya sinaksak. Anong kanyang ginawa? Sa taong gustong-gusto siyang patayin any moment, pinutulan niya lang ng corner sa kanyang robe. And yet, tinamaan na siya ng konsensyang napakatindi. Next, another disposition on leadership are revealed on this passage. Number 3, the Lord forbade him to kill Saul because Saul was anointed by God. Sa verse 6, makikita niyo po ang sabi dyan, and he said to his men, nakalabas na po siya, the Lord forbid that I should do such a thing to my master, the Lord's anointed, or lay my hand on him, for he is the anointed of the Lord. Alam po natin itong binabasa natin na napalagay na sa banal na kasulatan ay tinatawag nating salita ng Diyos. So meaning to say, habang binabasa natin ito, Diyos ay nagbibigay na sa atin ng mga katuruan na hindi natin maririnig sa labas. Sa labas kasi, pag sinuntok, suntukin mo rin. Pag gusto kang patayin, unahan mo na. Pero dito mga kapatid, grabe po, nagbibigay si Lord ng disposition niya sa atin when it comes to leadership. Na leader mo yan, David. Siya ay the Lord's anointed. Siya ay wag mong ilalagay ang iyong kamay sa kanya, for he is the Lord's anointed. So, ang sabi dyan, the Lord forbid, or the Lord forbade him, pinagbawalan siya ng Panginoon. Again, anong ating pinag-aaralan tonight? God's disposition on leadership. Alam naman natin mga kapatid na si David o si Saul during that time, siya yung hari. Kumbaga sa panahon natin, presidente ng Pilipinas. Kaya ang sarap ilapat niyan sa ating Pangulong Duterte. Nagmumura, okay? Sabihin na natin na siya po ay yung mga pumapatay. Sabihin na natin na may mga mali po siyang mga disposisyon. Pero mga kapatid, hindi pa rin pala tayo pwedeng gumalaw laban sa kanya. Dahil ang ating pinag-aaralan ngayon ay God's disposition on leadership, His leader, our leader. Take it or leave it. So ngayong gabi, pwede mong sabihin, si Duterte napakasama, masama talaga. Si King Saul ba mabuti? Si King Saul ba ay mabait? Si King Saul ba ay maayos? Siya po ay tinawag nating paranoid. Siya po ay tinawag nating man of jealousy. Siya po ay man of envy. Siya po ay mamamatay tao. Tinuruan niya si Doeg na pumatay ng 85 priest, innocent priest. Grabe po ito. Hindi niya masaktan si David, papatay siya ng ibang tao. Hindi niya masaktan si David, papatay siya ng mga mahal ni David. Ganun po. Kaya itong pagkakataon na ito, mga kapatid, sa totoo lang, si David po ay meron ng lahat ng karapatan at pagkakataon at lahat ng prinsipyo ay nasa kanya, na lahat nasa kanya ang katwiran. Pero mga kapatid, the Lord forbade him to kill Saul. Why? Because Saul was the anointed man of God. Siya pa rin yung nilangisa ng Diyos, mga kapatid, para maging hari ng Israel. Although, alam ni David na siya'y nilangisa na rin, pero buhay pa eh. Hinihintay niya pang mamatay. Hindi pa siya maka-take over dahil hindi pwedeng dalawang ulo sa Israel. So hinihintay niya ang pagkakataon. Pero pwede niyang i-shortcut. Pwede niyang madaliin ang mga pangyayari. Pwede niyang tulungan ang Diyos na mangyari na yung God's will sa kanyang buhay na finally maging hari na siya. But guys, the Lord forbade him to kill Saul. Why? Because Saul was anointed by God. Anointed ba yun? Paranoid? Anointed ba yun? Pinapatay niya kay Doeg ang 85 priests? Evil na yun! Dapat na rin siyang
mapatay. Siguro ganyan tayo, humanly speaking. Kapag sumali ka sa mga demonic mindset, talagang wala ka nang maiisip kundi yung sarili mo at yung kanyang ginawang masama. At mawawala na si Lord sa sinayo. But here, tinuturuan tayo ng Panginoon, ng kanyang mindset, ng kanyang disposition. Next, David sharply rebuked his men and did not allow them to attack Saul. Sa verse 7, ay meron akong impresyon na itong mga tao ni David ay talagang iling na ng iling. Itong mga tao ni David ay parang naiinis na sila kay David, nagagalit na sila kay David. Ano ka ba, David? Matagal ka nang hinahabol niyan, matagal ka nang pinagod niyan, ginutom ka niyan, sinibat ka niyan, pinatay ka niyan, minura ka niyan, siniraan ka niyan sa buong Israel. Ito na yung pagkakataon, dalawa lang kayo sa kuweba. Pero mga kapatid, ang sabi doon, David sharply rebuked his men. Kaya ko nasabi na talagang marami nang sinasabi sa kanya mga tao eh. Marami nang bumubulong sa kanya. Patayin mo na yan, David. Kaya nga ang sabi ng Bible, David sharply rebuked. Kaya niya nagginawa yung word na sharply dahil maraming mga sulsul sa kanya kay David para si David ay magkasala sa Diyos. Kaya mag-ingat kayo sa mga sulsul. Dahil merong ganyang ministry sa church, marami ng panahon akong nakakita ng ganyan sa ating mga Christian churches. Mga sulsolero, mga sulsol ministry. Ingat! Kapag mahina ka sa mindset ni Lord, madadala ka. Napakarami ko nang nakitang ganyan at naranasan sa simbahan. Kaya mga kapatid, kailangan maituro ko ito sa inyo dahil marami pang susulsol sa mga churches natin, sa mga kapatiran natin. May titira sa inyo sa ganito, may titira sa ganoon. Pag mahina, weak-willed ka, mahina ang iyong mindset kay Lord, mahina ang iyong disposition, sasama ka sa mga nagsusulsol, mga toxic na tao. Dahil walang takot yan kay Lord. Iba disposition yan, demonic yan. Pero ikaw, mga kapatid, kung ikay naghangad ng kalinisan, kabanalan, katotohanan, huwag kang sasali dyan. Dahil gaano man kasama ang leader na yan, si Lord pa rin ang naglagay dyan at si Lord pa rin ang papatay dyan. Remember, pagdating sa 1 Samuel chapter 31, malapit na tayo, doon mamamatay na po si King Saul. At pagkatapos noon, dyan na po, legal na. Si David na po ang magiging hari ng buong Israel. Alam nyo mga kapatid, bilib ako kay David, he waited for 20 years. Grabe po yun. He waited for two decades bago siya naging hari. He was already appointed, anointed by the prophet Samuel, the prophet of Israel. His name was Samuel. Pero hindi niya minadali, hindi niya sinorkat, hindi niya tinulungan ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, yan po naging pagkakamali nitong itong si Abraham. Ang sabi ng Diyos, dahil alam niyo naman ang asawa ni Abraham ni si Sarah ay baog, hindi magkakaroon ng anak, pero sinabi ng Diyos na ikay magiging ana, ama ng lahat ng mga bansa. Aba, eh hindi magkaroon ng anak itong si Sarah. Alam niyo mga kapatid, binigay ni Sarah ang kanyang katulong kay Abraham. Kaya yan. Kaya nagkaroon ng Arab nation. Kaya nagkaroon ng Ismael. Dahil nakipagtulungan siya kay Sarah. Si Sarah nawala ng pananampalataya. Nawala, dahil sabi ni Sarah, pwede ka bang magkaroon ng mga anak? Mangyayari sa iyo yan, magiging ama ka ng lahat ng mga bansa. Ito ang aking alipin. Ito yung aking katulong. At siya po ay nag-compromise. So mga kapatiran sa ating Panginoon, alam nyo, kapag meron tayong leader na parang hindi mo gusto, doon nga lalabas yung faith eh. Pag meron kang asawa,
pag winide natin tong perspective na to, dadaanan ito ang church, dadaanan ito ang ating bansa, dadaanan ito ang ating pamilya, dadaanan ito ang ating area of work. Later I will expound more of that sa iba't ibang sa iba't ibang context ng ating buhay. Pero guys, yung salita ni Lord dito na sabi ng Bible na David sharply rebuked his men. Ako'y naniniwala na nagkaroon talaga ng matinding sulsulan. Kaya talagang din nirebuke sila ni David ng matinding-matindi. Na wag na wag na wag niyong aatakihin si Saulo, sabi sa verse 7. Bakit? Siya ay man of God. Masama yan. So, ang Diyos ang naglagay, ang Diyos ang mag-aalis. Siguro yan ang kaisipan at disposition ni David. Kaya nga tinatawag si David the man after the heart of God. Ang puso ni David ay laging humahabol sa puso ng Diyos. Ang puso ni David ay laging after sa puso ng Diyos. Kung ano yung puso ng Diyos, yun ang kanyang gagawin. Masakit man sa kanya. Kumbaga, blessing na, hindi niya pa rin kukunin unless the Lord will speak to him. Now, Roman number 5, David left the cave and went his way and allowed his enemy to go unharmed. Diba? Ang sabi diyan mga kapatid, si Saul ay umalis ng kuweba. At ang sabi ron ay pumunta ng kanyang ano. Pero ibig sabihin, pinabayaan din siya ni David na makaalis. Pinayagan ni David na makaalis sa kuweba itong si Saulo at pinayagan niya na ang kanyang kaaway ay makaalis unharmed. Na nasa kanya ng daliri, nasa kanyang harapan, ang lahat ng opportunity. Kasi nandun na sa kanyang harapan. Siguro itong si Saul ay dumumi, baka nag-ELBM pa ito. So alam nyo na, pag nag-ELBM, hindi ka mahina ka, hindi ka mapakali, masakit ang tiyan mo. So wala siya sa lugar para makalaban siya physically kay David. At si David ay nasa kanya lahat ang pagkakataon para mapatay niya. But guys, pinayagan niya. Now today, tonight, let us widen this leadership idea. Pumunta muna tayo sa church. Sa simbahan po natin, meron po tayong pastor. Meron po tayong mga leaders. At kahit na sila'y maraming pagkukulang, kahit mas magaling pa kayo sa kanila, mas may pera kayo kaysa sa kanila, wala ho tayong magagawa. Hindi ho yung pera natin ang magiging dahilan o hindi yung ating kaalaman, hindi yung edad natin ang magiging dahilan para mag-supersede tayo doon sa leader that God appointed, mga kapatid. Sa bansa natin, si Pangulong Duterte, sabihin nyo nang masama po siya, sabihin nyo nagmumura, may pagkababaero, medyo bastos, pero wala kang magagawa. Siya napapunta dyan, hindi yan people power, yan ay power of God. Hindi po yung 16 million ang dapat nating tignan na nagboto sa kanya. Ang Diyos pa rin ang naglagay ng kaisipan na yan sa 16 million people para siya'y manalo. Sabihin natin siya'y masama, anong gagawin natin? Dahil ba siya'y masama, magiging masama na rin tayo? Let's pray for our president. Kung makakaiwas tayo magsalita ng masama, gawin natin. Dahil tayo po ay may karapatan na kung nagkasala siya, hiwalay ako sa kanya. Hindi pwede magrebelde tayo sa kanya. Dahil sabi ng Biblia, pag nagrebelde ka sa authority, ay sa Diyos ka nagre-rebelde. It takes maturity here, mga kapatid. Unless you have another view, unless another you have another leadership perspective. Pero ang aking challenge, take this or leave it. Bahala ka kung iti-take mo to. Pero mga kapatid, kapag kayo po'y pumunta sa ibang route, hindi kayo magiging masaya. Tingnan niyo po ang mga NPA na wala nang ginawa kundi sirain si Pangulong Duterte. Hindi lang naman si Pangulong Duterte, noon pa yan sa panahon pa ni Presidente Ninoy, ganyan na rin ang kanilang gusto. Sa panahon po ni Arroyo, yan na rin po ang kanilang gusto. Wala naman silang gusto eh. Ang gusto talaga nila, sila ang mamuno. Kaya lahat yan, sisiraan nila.
walang gagawing mabuti ang presidente, kundi wala silang nakikitang mabuti doon sa presidente, kundi puro masama. So mga kapatiran, it's about mindset. Kaya kung tayo po'y Kristiyano, mga kapatid, ang nais ko lamang ibigay sa inyong puso ay ganito. Sana ma-adapt nyo po ang turo na ito. Ito po ang maliwanag na disposition ng Diyos pagdating sa leadership. Sa pamilya, may tatay po tayo. Diba mga kapatid, may tatay tayo. Hindi po nagkamali ang Diyos. O mga babae, meron po kayong asawa. Yan po ang head of the family. Huwag nyo po yung babasagin, yung sistema na yan. Kahit na yung babae ay mas matalino, mas malaki ang income ng babae, mas kilala yung babae, sa tao lang po yung mga ranking na yan o yung mga alibis na yan. Pagdating sa mindset of God on leadership, yan ang ating leader. Yan yung leader ni Lord at yan yung leader mo. Take it or leave it. Kapag binago mo yan, binaliwala mo yan, pinalitan mo yan, you are, kapatid, you are opposing God. Sa area of work natin, may mga supervisor tayo, may bossing tayo. Hindi tayo dapat nagre-rebelde sa pamunuan. Hindi bagay sa atin po yan. Lagi tayong submissive dahil ganun po si Lord nung nasa lupa. Jesus Christ submit himself to the governing authorities. Nagbabayad siya ng buwis. So mga kapatid, mahalaga po itong turo na ito. In my summary, ang sabi ko dito, this passage is out to teach his children a great lesson in life. Yan na po. Ito po, itong passage na ito is already out para maturuan tayo. We cannot harm the Lord's anointed. We are not allowed to harm the Lord's anointed despite his wickedness, or else we're going to harm ourselves. Ganun pala yun? Yes, ganun po yun, kapatid. Kapag kayo po ay lumaban sa anointed of God, we harm ourselves. Wala na tayong trust kay Lord. Hindi na tayo submissive kay Lord. Meron na tayong bagong ideology. I suppose, an earthly ideology or worldly mindset. Or nagiging evil na tayo dahil ayaw na nating i-recognize ang taong inilagay ng ating Panginoon. Hindi lang po ito sa church, ha? Maging sa gobyerno, maging sa bahay, maging sa opisina. Kung ito'y matututunan nating lahat, we can make this world a better place. Kaya lang grabe po talaga ang kaguluhan ngayon dahil ang mga tao ay soberbyo. Rebellious. Wala na. Walang pagpapasakop. Walang love. Walang submission. Walang kinikilalang authority. Walang takot sa Diyos. At yan po ay ini-empower ni Satan. Alam nyo naman, mga kapatid, si Satan is really at work. Later, I will read that verse. So, mga kapatid, ngayong gabi, I will give you 3 recommendations. Number 1, ang unang-unang recommendation ko ay ganito. First way is to accept this mindset. First way to accept this mindset is to submit ourselves to the kingship of Jesus. Remember mga kapatid, ang pinag-usapan natin ay si David. And during that time, merong king. Sa panahon natin, wala na si David, wala na si King Saul. At ngayon po ay meron din tayong hari na kinikilala. At yan ay walang iba kundi si Jesus na hari ng manghari. Ngayon mga kapatid, para matanggap mo itong turo ko ngayong gabi about God's disposition on leadership, para maging madali ito para sa iyo, you need to accept the Lord Jesus Christ as your King and Lord of your life. At ang sabi ko rito, then everything follows after this recommendation. Magagawa mo na yan. Makakaya mo na yan. Kasi alam nyo, ang totoo niyan ganito. Kapag nagsasubmit ka sa isang governing authority, actually, hindi ka sa kanya nagsasubmit.
kundi dun sa Diyos na nag-install sa kanya. Hanggat ang tao na ito ay hindi kasi hindi sinasabing hindi siya nagtuturo sa iyo na gumawa ka ng evil, susunod ka sa kanya. Okay, mga kapatid? Pero kung tao na to sinasabi niya, okay, sumamba ka sa ibang Diyos-Diyosan, that's the time na hindi mo siya susundin because there is a higher authority over him, and that is God. Sa totoo lang kaya tayo sumusunod sa tao dahil sa Diyos. Pero kung ang taong ito ay lumalaban na sa Diyos, that's the time. Yan yung iyong tinatawag nating lisensya para suwayin mo siya because there is a higher authority over that guy, over that person. So mga kapatid, yan po ang unang-una yung gagawin ngayong gabi. Magpasakop tayo kay Lord. Sundin natin po siya. At everything follows. Number two, understand that his leader is our leader. Take it or leave it. Basahin ko po mga kapatid, why did I say this? Romans 13 verses 1 and 2. Tingnan niyo po ang sabi. Let everyone be subject to the governing authorities. Why? Ano ang logic? For there is no authority except that which God has established. Okay. The authorities that exist have been established by God. Isa-isahin natin. Anak, balikan natin. Bawat isa, ang sabi ng King James, every soul should subject to the governing authorities. Wala daw otoridad na hindi ang Diyos ang nagtatag. Grabe. The authorities that exist have been established by God. Yan po, ang Diyos ang nag-establish. Verse 2, ang sabi dyan, okay, verse 2. Oh, consequently, whoever rebels against the authority is rebelling against what God has instituted. And those who do so will bring judgment on themselves. Dito ako nagbumula. Bakit ko sinabi kanina na kapag tayo ay nag-rebel, we harm ourselves. If we harm the man of God, if we harm the modern soul, we harm ourselves. Dahil ang sabi ng Biblia, God, mga kapatid, ay kinuha niya ang lahat ng obligation. Ayon dito. Ang sabi diyan, mga kapatid, ang sabi diyan, whoever rebels against the authority is rebelling against what God has instituted. Si Lord pala ang nag-institute noon. Alam niyo, nakakagulat sa Romans chapter 13, ang hari during that time ay si Nero. Yan po, nakakagulat dyan. And yet, Apostle Paul taught the people to follow, to submit to the authorities. Grabe po, very radical ang talatang yan. At masyadong radical kung alam mo ang context. Ganon din yung pinag-aralan natin kanina. Yung mindset ni Lord, yung disposition na na-reveal sa buhay ni David, masyadong radical. Sino ba si Saul? Kagalang-galang ba siya? Never. Mabait ba siya? No way. Siya ba ay masunurin? Evil po siya. Siya po ba ay matinong tao? No, he was paranoid. Lahat ng paliwanag at katwiran, dapat na siyang patayin ni King, ni David. But David did not harm him. In fact, si David was conscience-stricken dahil pinutulan niya ng dulo ang balabal ni Saul. Yun lang. Grabe na ang kanyang conviction. Hindi niya sinampal, hindi niya sinapak, hindi niya tinabig, hindi niya sinuntok. Pinutulan lang ng hem yung corner ng kanyang balabal, and the Bible said he was conscience-stricken. Grabe, napaka-radical na turo. Napaka-radical na passage. Parang masyadong ibinuhos na ni Lord ang lahat ng sitwasyon dito para talagang magkaroon ng tao ng paliwanag o pagkakataon or opportunity na mapatay ni David si King Saul. But guys, David did not do it. Even though he had all the time or opportunity to kill that man, pinabayaan niyang makaalis unharmed. Mga kapatid, anong topic natin? God's disposition on leadership.
His leader, our leader, take it or leave it. Alam nyo, marami nang bumangga dito. Marami nang bumagsak dito sa aspect na to. Magagaling na leader, magagaling na mga leaders ng church, pero dito po, bagsak po sila. At marami nang nawala sa simbahan dahil sa tinatawag na rebellion. Ang dami nang nawasak na church dahil sa rebellion. Isipin nyo, may mga pastor kuminsan na talagang grabe po, nilalampaso ng mga mayayamang tao sa loob ng simbahan. Pero mga kapatid, hindi sila umaayos, hindi sila bumubuti. Tingnan nyo ang mga buhay ng mga taong lumaban sa mga appointed by God. Tingnan nyo po, pag-aralan nyo po, naging masaya ba sila, naging maayos ba sila, naging masarap ba silang kasama. Pag-aralan nyo po, mga kapatid, kayo na makapagsasabi. The last but not the least, never join the worldly crowd. So if you are a Christian, mga kapatid, huwag kayong sasali sa mga worldly crowd, mga worldly perspective. Why? The evil spirit of rebellion is at work. Our target is personal righteousness. Mga kapatid, meron po akong talatang babasahin sa inyo. 2 Thessalonians 2:3, let no one in any way deceive you. Why? For it will not come unless the apostasy comes first. The man of lawlessness is revealed, the son of destruction. Mga kapatid, huwag daw tayong padadaya. Amen, wag tayong padadaya dahil mga kapatid. Hindi daw mangyayari yung second coming ni Jesus Christ unless na mangyari muna ang tinatawag na apostasy o yung tinatawag na the great falling away. At alam niyo mga kapatid, itong the great falling away na to, mga kapatid, grabe po ang paglabas ng mga evil system, evil spirit, mga evil views, mga evil mindset, kasama na po ang rebellion. Kaya alam nyo mga kapatid, sa panahon to dapat maging maingat talaga tayo. Huwag kayong sasama sa mga rally kasi hindi kayo lilinis doon. Ang maririnig nyo doon, puro mura, puro galit, puro rebellion. If you are a Christian, flee! Flee from those words. Huwag kayong sasali sa mga sulsulan, lumalayo kayo. Dahil hindi ka lilinis sa mga sulsul. Kapag nakakakita kayo sa church ng mga espirito na talagang medyo destructive, medyo rebellious, hiwalay na agad. Hihiwalay ka na dahil hindi ka lilinis dyan. Mga kapatid, medyo ang dating natin parang weak tayo kasi hindi tayo palaban. Well, wala tayong magagawa. That is the mindset of God. That is the disposition of God. That is what God wants for us. Lalo na sa panahong ito, mga kapatid, na malapit ng second coming. Talagang bago dumating yung tinatawag na the great falling away or apostasy, mga kapatid, ay lalabas muna ang the man of lawlessness. Alam nyo, mga kapatid, may isang talata sa Bible, napakabagsik, mga kapatid. Tingnan nyo ha. Naalala ko lang ngayon, but let me read it to you. Revelation chapter 22 verse 11. Ang sabi po dito ay ganito, kaya't mag-iingat po tayo. Sa 22:11, ang sabi dito, magugulat kayo. Let him who does wrong continue to do wrong. Let him who is vile continue to be vile. Let him who does right continue to do right. And let him who is holy continue to be holy. Alam nyo, mabigat po yung sinabi ng Bible. Ang Bible na nagsasabi, ha? Ang sabi dito, mga kapatid, magugulat. Yung gumagawa ng masama, magpatuloy sa paggawa ng masama. So, kung masama ka, continue to do what is wrong. Kung gusto mo, nagre-rebelde ka, sige, continue, sabi ng Panginoon. Ito pa sabi, yung nagpapakadumi, magpakadumi. Mga kapatid, at ang sabi naman dito, yung gumagawa naman ng mga buti, magpakabuti. At yung malinis, magpakalinis pa. So mga kapatid, dalawa lang naman. Isang dilim, isang liwanag. Kung nasa dilim ka, pagbutihin mo na. Kung rebelde ka, magpakarebelde ka na. Yan ay hindi ko sinabi. Sinabi yan ang salita ng Diyos.
Kaya ngayong gabi, you have to take your stand. Saan ka ba? Sa Diyos ka ba o sa kadiliman? Sa diablo ka ba o sa Diyos? Babae ka ba o lalaki? Mabuti ka ba o masama? Tagalangit ka ba o taga-impyerno? Kung taga-impyerno ka, pagbutihin mo. Kung tagalangit ka, pagbutihin mo. Yan po ang sabi ng Biblia. Alam niyo mga kapatid, may isang talatang nakakatakot. Ephesians chapter 2, verse 1 and 2. Ito po ang pinakahuli. Ang sabi ng Biblia ay ganito mga kapatid. Tingnan niyo po. As for you, you were dead in your transgressions and sins. Mga patay kayo sa inyong mga kasalanan. Sabi diyan, in which you used to live when you followed the ways of this world. Na nangyari sa inyo nang sumunod kayo sa daan ng sanlibutan and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. Guys, pakinggan niyo 'yung binasa ko. Mga kapatid, ang sabi po dito, tingnan niyo po 'yung huling talata and I want you to take note of this. Ang sabi to, the spirit, tumutukoy po 'yun sa verse 2. Ano ba ang nangyayari sa verse 2? Sabi diyan mga kapatid, ito ay nangyari sa inyo, in which you used to live when you followed the ways of this world. When you follow the ways of this world. And the ruler of the kingdom of the air, the spirit, yung spirit, yung evil spirit, who is now at work in those who are disobedient. Kapag ikaw pala'y masuwayin, yung espiritu ng diablo na nasa sanglibutan, gumagawa yun sa iyo. So mga kapatid, matindi po ito. Kapag ikaw pala'y disobedient, ang sabi rito, hindi magkakamali ang talatang ito, the spirit who is now at work in those who are disobedient. Kaya kapatid, this is the night. You have to make a U-turn tonight. Kung ikay sa Diyos, magpaka sa Diyos ka na. Yan po ang sabi rito. Or else, mga kapatid, magiging miserable ang buhay po natin. So yan po ang mensahe po ni Lord ngayong araw nito ng Lunes. Nawa po'y pinagpala po tayo ng Diyos. Nawa po ay meron na naman tayong mga kaalaman na natutunan sa ating Bible study. Sana po ay meron tayong maiiwasan. Itong pag-aaral natin ito ay hindi po maglalayo sa inyo sa Diyos. In fact, ito po maglalapit sa atin sa Panginoon. Sana makita niyo po ang nangyayari sa paligid natin. At sana po'y makita niyo po yung mga possible na pwede nating kabagsakan. Kaya't kung ako sa inyo, lalapit ako kay Lord ngayon at magsisisi at aking itatayo ang aking paniniwala sa katotohanan ng Biblia. Yun po ang mahalaga. Let's come to God in prayer. Heavenly Father, salamat po sa gabing ito, sa inyong mga salita. Salamat sa inyong katotohanan. Salamat sa inyong habag at biyaya. Salamat sa inyong mga turo na totoo, na dapat naming angkinin, na dapat naming paniwalaan, at dapat naming isapuso. Salamat Panginoon sapagkat itong gabing ito ay hindi po nasayang. Hindi kami nalayo dahil sa katotohanan ito. Kung hindi namin ito narinig, baka madapa kami along the way. Dahil lagi kaming may tendency na maging rebellious. Dahil nga sa mga paliwanag ng tao at sa mga bagay na rin naman na nakikita namin. Pero itong turo na ito, ito ang maglalagay sa amin ng takot at takot sa Diyos at sa Diyos lamang. Salamat Panginoon. Patawad Panginoon sa mga pagkakamali. Patawad po sa mga maling dispositions namin. Mga kapatiran, sumati ng Ama, ang Anak, at Banal na Espiritu, ngayon at magpakailanman. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Salamat sa ating Panginoon. Bago po tayo maghiwa-hiwalay, nais ko lamang i-announce na nagkaroon po tayo ng napakaraming shares tonight. 489 shares. At marami po tayong nakasama sa ating online live preaching. Umabot po tayo ng 155 active viewers. Imagine that, mga kapatid. Salamat kay Lord. Hanggang dito lang po si Pastor Jim. Good night. God bless. Maranata and Shalom. Gawa-gawa po tayo ng reflection para lumalim palalo ang ating understanding sa Word of God. Good night and God bless to all of you.
city, bringing the good news to the people, making disciples of the nations. We are called to be takers of the city. We are called to be takers of the city, taking the city.